Ang Basilan ay isa sa mga pinakamalalayong island provinces sa timog na parte ng Pilipinas, kasama ng Sulu at Tawi-Tawi. Isa din ito sa mga kinatatakutang puntahan ng mga turista dahil sa ilang magulong pangyayari sa nakaraan. Patay ang 11 tao at sugatan ang 8 iba pa sa pag-atake ng mga hinihinalang miyembro ng Abu Sayyaf sa lungsod ng Isabela sa Basilan. Halos masira ang simbahan sa tindi ng pagsabog. Nagkaroon ng reputasyon ang lugar na ito na hindi ligtas dahil inassociate agad ang lugar sa Abu Sayyaf. Pero sa nakaraang pagbisita ko, safe at hospitable naman ang mga tao tulad ng iba pang lugar sa Mindanao. Marami ring magagandang tanawin, masasarap na pagkain, at mayaman din ito sa kasaysayan. Samahin niyo akong ituloy ang adventure natin sa Basilan. Kamusta tayo? Woo! Sarap, sarap ng mga delicacies nila. Masarap nga yun sa kape, motoristas. Imagine ko na, sasaw-saw mo sa bara ako. Kahit sa brood, sarap. Next destination natin, motoristas, Lamitan Eco Park. So after that, lunch na ulit. Puro kain tayo. Tara tayo. Grabe ang lalapit ng mga destinations. Actually, marami daw falls dito. Ayan na, Lamitan City Eco Park. Discover what's possible. Uy, gusto kong explore yung mga possibilities na yan, ha? Ganda na to. We will see! Dapat pala nag-overnight na kami dito para nasulit. Anyway, that's fine. Ang ginawa lang naman natin, motoristas, is patikim, no? So makita nyo, ganyan din sa ibang mga dadaanan natin. Pero we try our best para mapakita talaga yung mga tourist destinations, di ba? So again, di nga natin may ikot dahil for safety purposes daw. Ooh, di-develop pala lalo. Dito na lang ako. At least simento. Lumulubog kasi yung side stand eh. Ito na, Eco Park. Ah, so ano pa rin siya, under development, no? Lamitan Eco Park. Ayan, bayad kayo 10 pesos tapos mag-register kayo. Okay? Ginagawa pa yung ating pinak-arc, pero marami na tayong mapupuntahan. Hello, ate. Pangalan niyo po? Marami sa Jun lang po. Bakit po gusto niyong sumali sa Pinoy Idol? Ah, hindi pala. Iba pala. Ma'am, question lang po regarding dito sa ano pong may offer nyo dito sa Lamitan Eco Park? Ano meron dito? Meron po magagandang view, no? Pwedeng puntahan pag picture-picture, like po yung Queen of Rose, Tulip Garden, made in recycled. Oh. Recycled po siya na plastic bottle. Tulip, apo. Okay. Tapos meron din po, Dudan Looking Sun po, mag-ikot-ikot ng bike, 20 pesos for 30 minutes. For 30 minutes. Okay. Tapos pag gusto mo dagdagan, di 20 pesos na 20 pesos, 30 minutes. Okay. Meron din po, botanical, yung mga garden lang po, yung sa loob, pwede pong tumasok mag-picture-picture. Okay. Meron din pong mga playground para sa mga bata. Ano pong plans nyo in the future? Nung may nanonood po, tapos, ano po, after 6 months pa niya napanood, ano pong i-expect niya na may bago po ba? May dadagdag? Parang may dadagdag siya. I-improve pa po yung playground. Tapos yung botanical po, lalagyan po yung siya ng butterfly. Mga tiger po, lalagyan nyo? Ay, hindi po, hindi. Zoo pala yun, no? Okay. Ma'am, invite mo naman sila, lastly, na bumisita dito yung mga viewers natin. Pumunta kayo. Gusto po nilang pumunta dito po sa Lamitan. Malapit lang po yung Eco Park. Pwede po silang bumisita dito. Marami pong mapapasira. At pwede pong mag-picture dito. Ayan. Okay. Thank you, ma'am. Peace bang po. Dito, Banda Zero, dito yung ating bike lane. Bike lane. Ah, okay. So, may mga bicycle dyan, sir, na for rent. So, mayroon lang tayong designated area kung saan tayo magbabike. Gusto mag-practice ng bisikleta, no? Kung may parang cart. Ganitong oras, sir, wala. Kasi medyo tanghali. Mainit. So, dagsaan yung tao mamaya mga alas 3. Ah, talaga? Alas 3 pa lang? Marami na yan. Alas 2, ganyan. May mga tao na yan. Okay. Mabike-bike dito, sir. Tapos may kainan din po doon. Kaya ito nga, may parang cart to. Ayun, hindi pedal siguro yun. Sa mga ano yan, sir? Sa mga bata. Sa mga bata.
Kasi hindi nila kaya yung matataas eh. Oo nga. Isip bata, pwede rin. Hindi kasha, no? Maliit eh. Oo. Tapos yung sa likod naman ng katina is yung botanical garden. So makikita natin dyan yung iba't ibang uri ng mga halaman, bulaklak, ganun po. Yung naman sa kabila is yung tinatawag nilang tulips garden. Okay. So yun yung una natin pupuntahan. Okay. Yung tulips garden. Alright. Tara po. Tara. Gamit ulit, nire-recycle. Yung mga nabubulok naman, ginagawang mga fertilizer. Ganun po. So sinasabi niya motoristas, yung nasa likod daw nito, yun doon. Landfill na pala yon. So nandun lang yeah, yung mga pwede mong i-recycle. Lahat ng mga yon na ano natin na utilize. Yes po. Mapapakinabangan pa ginagamit ulit, yes, i-recycle yes. Ulit. Kaya ito tinawag na ano, eco farm. Okay, ito ito motorista sa paket. Yan. Ito pa lang parang viewing deck eh. Opo. Ito na motorista, ito na. Uy. Ganda to ah. There you go. Ayan, iba't ibang kulay pala siya. Parang maganda sana kung may drone ano. Ito pong mga tulips na yan, sir. Made of plastic bottle, recycled plastic bottle. Oh, wow. 50,000 recycled plastic bottles. Maganda siya, hindi nabubulok. Yes, hindi na, no. Instead kasi na itapon mo siya, plastic siya, hindi na pakinabangan. Gawin mong decoration, no? Opo. Ganda, tapos mayroong bench doon, no? Pwede nga tumambay doon. Uy, mayroon pang ano, meal. Tapos ito, ano yung mga roses ba yun? Kunwari? Roses are blue. Roses are blue. Ah, pwede mga ikutan, tapos picture siya doon. Oh, siyempre, magpapapicture tayo dun, boss, diba? Doon, sa gitna ako. May mga sayings-sayings pa sila dyan, no? Mga ano? Oo nga, no? Mga hugot. Nakan na, taken for granted. Ito yung, ano, children's playground. Yun! Mga souvenir, kaya lang sarado po siya ngayon. Okay. Ito yung mga bisikleta natin. Ito, bagay siya, sir. Kaya-kaya ako niyan, o baka masira ako pa, ano? Sasakyan ko sana, kaya lang, baka masira. Ayan, may bisikleta nga sa taas, o. Ang galing, at least meron silang track, di ba? Yun ang maganda, may track. 20 pesos for 30 minutes. Ayan na. So, ito naman, sir, yung botanical garden. Ito na yung botanical garden. Siyempre, ikot-ikot lang sila dyan sa truck na yan. Mm-hmm. Kumbaga motoristas, lahat may ginagawa. Walang nabobore. Matatanda, pasyal-pasyal picture, mga bata naglalaro. Tapos yung mahilig naman sa halaman, dito naman po. Ito naman. Ito yung mga kanila medyo kantin. At least mayroong mabibili ng pagkain. Hello, ate. Kumbawa, mga family na namamasyal dito, yung iba gusto yung tulip, yung artificial na garden natin. Meron naman tayong botanical garden na totoong mga halaman. So, yung mga mahihilig, dito rin sila nag-picture-picture. Binibenta rin ba to? Ay, hindi po. So, for viewing lang yes, talaga? Pag nagustuhan nila, magtanong sila kung saan mabibili. Yeah, okay. At least, yun nga, magka-idea na sila. Uy, parang maganda pala to. Iba't ibang uri ng halaman nandito sa loob. Pala, oh. So, hindi lang ako particular kasi hindi rin ako mahilig masyado sa halaman. Pero bawat, ano, may mga pangalan yan. May mga pangalan naman. So, para may guide, no? Yes, po. Ito, para saan to? Ay, yung parang resting area lang. Ah, so, okay. Pahinga. Nandiyan nga yung pusa, eh, oh. Alam na ng pusa yun, eh. At tas ito rin, oh. Picture-picture din, tsaka resting area. Yan, dami pala, kompleto. Mm-hmm. Tapos may pond pa doon, no? Yes, po. Alright. Fly garden. Ayan. Wala pa siyang butterfly. Ah, okay. Pero ito rin yung nakasetup. Oh. Paro-paro, G. Oo nga, no? Ayos yung pangalan. Talagang inano sa kanta. So, pwede. Oo, tama, no? Tapos papasok ka na lang. I-enjoy mo yung butterflies kung sakali. Antayin natin yan. Ay, may mga konti na, oh. Pero puti pa lang. Alright. Salamat, motoristas. Moment of truth kung gagano siya. Mukhang gumagana. Tingnan natin lang. Thank you, kaya. Thank you Lamitan Eco Park. Motoristas, buti na lang gumana yung drone. Kaya lang may fog yung lens niya. Ayun, basa. So, at least lumipad, 'di ba? Yun ang importante. Try na lang natin gawin ng paraan yung lens. So, tayo muna ang mag-lead hanggang checkpoint para daw ma-filman lang namin na ang pagiging turista. Siyempre, game tayo dyan. Mga boss, thank you po. Ayan. Ayan, para ma-feel daw natin. Ayan na, ako daw muna mag-solo. Ako daw mag-lead para ma-feel natin na tayo mismo nagtutour.
Okay. Checkpoint. Na lang kami sa building mo. Tapos yung magandang view kanina doon, yung nadaanan natin na para pambang. Kung gusto mo uminto doon. Picture? Ah, sige, sige. Okay. Ganun mauna. Okay. Thank you. Time. Eh, nagrin pala bumaking to mga to. And lunch time, 4-wheel parking space. Pasok na tayo sa loob. Whew. Vianda na kanya. Anong pronunciation nito, boss? Vianda na kanya? Vianda na kanya. Yan ano, isa sa mga masasarap na restaurants dito sa Basilan. Ah. Ayan. Hello po. Vianda na kanya. So, ibig sabihin nun is food sa leaf. Okay. Anyway, ayan, punta tayo dyan. Again, ito yung mga motor natin. May mga customers na dun eh. Dito tayo sa loob. Puro oil na yung ano natin, motoristas. Pagkatapos mag-banking-banking, no? Perfecto, perfecto. Lalakas mag-banking ng mga to, ah. Tama yung nakita ko sa Facebook page. Tapos banking ba yung lamon-lamon? Lamon naman ngayon. OMG! Woo! Pwede bang tumira na dito? Tristas, oh. Uy! Ito, sayang, oh. Mga sayang. Alamin muna natin about sa place. Sinong pwede mag-ano? Hello! Yan! Vianda na kanya, no? Kanya. Na kanya. Ma'am, anong first name nyo? Billy. Ayun pala, nakalagay pala sila. Lahat ba kayo may ganyan? Ang ano, napaka-unique naman po. Ano pong complete name nyo? Yung Billy. Isabelita. Ah, kaya Billy, di ba? Ang nakatawa kasi yung mga parang usually, akala natin panlalaki, tapos biglang gagamitin ng ano. Di bagay nga po, ang ganda, si Ma'am Billy. Okay, Ma'am, so paano nag-start itong ano nyo, ng business nyo? Ay, panito, family lang because our family is fond of eating. Ah, okay. Baka kamag-anak ko kayo, Ma'am. Ah, sige ba? At first, we decided nga, pang-bonding lang, family bonding. Turn out nga, lalaki na lang sa car, nakita namin maraming tao pumupunta sa beach. Mm. Sabi namin, why not try like this? I-expand nyo and para makapag-accommodate kayo ng mas maraming tao. Tapos, nag-decide kami nga, Vianda should be a friendly, Muslim friendly. So, wala kami pork. Correct. Apo, basta kinikater nyo kahit basta ano, kami, kahit food. Food naman. Muslim friendly. Muslim friendly, ayun. Last year lang kami nag-open. Last year lang ba? Bagong-bago pala. Anong month last year, ma'am? March. Ah, so nag-ano na kayo? Nag-birthday na pala kayo. One year na kami. Ganun ba? Di ba pwedeng extend yung anniversary nyo? Nabiro lang po. So, anong masasabi nyo na favorite dito na pagkain talaga? Yung, alam mo, may first time na pupunta dito, dapat matry mo to sa Vianda na kanya. Usually, ang gusto nila, yung inasal. Inasal, yes, yes, yes. Parang ano siya, grilled, di ba? Oo. Depende na lang po yan sa timpla, no? Tapos, marami mang dishes, mas nag-introduce kami yung balsa, yung nakita nyo doon. Mm-hmm. Parang nine kinds of food. Ah, yun yun, oo. 5 to 6 persons. Wow. Ah, okay, okay. Noted, noted. Alright. Yung vianda, vianda na kanya, that means, pagkain na sa bamboo. Sa bamboo. Kasi vianda is pagkain. Food. Spanish term man yung vianda. Mm-hmm. So, yung kanya is bamboo. 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 So, usually, we are using bamboo. Mm-hmm. Sa mga pagkain. Kaya pala. Bamboo. Saka mga angka namin, may pan talaga kami ng mga bamboo kung ginagamit. Oo. So, nakinig ba kayo lahat? Yes. May test tayo mamaya, may quiz tayo mamaya, ha? Dapat perfect tayo. Then, ma'am, lastly, invite mga the viewers na bisitahin kayo. We are inviting everyone to come and eat here in Vianda na kanya. It is located in Tabiawan, Barangay, Isabela City, Basilan Province. Ayan. Ang galing naman ni ma'am. Parang ano, parang lagi na niyang ginagawa. Thank you, ma'am. Nice meeting you po. Salamat. Welcome. At kakain na po kami. I'm from Laguna po.
Yung isang kasama ko from Davao City. Nagtutour po ako ng 81 provinces of the Philippines. Ganun po. Ngayon, nagkataon na Basilan province naman. Although it's a very short time, pero ano lang to, patikim lang kumga. Tapos babalik-balik kami dito, di ba? Marami pa kasi pwedeng puntahan. Nice meeting you. Nice meeting you, ma'am. Subscribe ka, Motor Pilipinas. Thank you, ma'am. Di pa pala tapos, mayroon pa palang inasal. Yun daw yung best seller nila. Talagang tigdadalawa talaga tayo, ha? Sige, eat up. Mapasubo ako nito. Ha? Oo, last day na eh. Exemption. Kumain ka na ng rice, kung naman. Hindi ko ilalabas na sa vlog, Francis. Hindi ko ilalabas. Sir, dapat dito sa basura, inuubos ko lahat. Ah, ganun ba? Dapat mag-exercise na pa. Gari tayo dito. Okay, paita tayo. Test, galit-galit muna tayo. Kakain mo na. 20 minutes later. Okay, so motoristas, ito ang naging itsura ng aming kinainan, no? Mga napasarap pagbabanking. Anyway, gusto ko munang pasalamat kay Nain, no? Bro, maraming salamat sa pag-organize. No? Ang problema. Oo. Since 2018, naghintay tayo. So ngayon, 2022, nandito na. Yan. Yeah. Nakita na kung gano'ng kaganda ang Basilan. Yun, correct. At syempre, ang nakausap mo ay si Boss Nick. Maraming salamat. Hey, boss. Maraming salamat. Hola, motorista. Yo! Shoutout sa aking mahal na asawa. Ayan. Yun lang ba, sir? Ay, umihirit to na. Ayan. Okay, salamat ulit, Chief. Okay. Brother! Sir. Baka may gusto kong shoutout. Muhammad Nur. Shoutout lang sa Outriders Basilan, sa Trimo Zamboanga, tsaka sa Hantel ng Mabarakat, tsaka sa lahat ng taga Basilan, tsaka mga tropang riders, shoutout na rin sa inyong lahat. Yo. Sana makabisita kayo ng Basilan. Oh, punta lang kayo dito. Taga-Rizas, ito parang napapamahal na ako sa mga to eh. Hirap kumalis pag gaganto, no? Yung mga nakakabanding mo na. Ano pa lang yan, ha? Umaga pa lang yun. Pero siguro bibisita tayo dito para ma-experience natin yung ano, ginagawa nila beach, no? Yung tutulog and all. So tingnan natin kung magagawa natin yan soon. Brother, ito naman! Stabran. Shoutout sa boss ko, sa office. Pasalubong ako. Dinayos sa pasalubong. Thank you, brother. Salamat. Ito, malapit din mag-backing yan. Nasaan mga boss? Shoutout ayaw, sa asawa. Salamat sa pagpayag, no? Sir Cass. Shoutout, naghahanap ng asawa. Ayos, ha? PM nyo lang daw siya. Ito naman, no? Hello. Iiwanan mo na naman ako. Bye-bye, Basilan. Sarap dito. Motoristas, pasyal kayo dito, ha? Lahat kami nag-enjoy dito. So. Ate! Hi, shoutout. Kanina? Shoutout ko na ustedes. Welcome, Nabianda. Yeah. Alright, so sobrang busog tayo, Taristas. Ito yung mga masasarap gawin talaga yun. At saka na-experience mo dito sa ibang, para sa akin, foreign place pa nung umpisa. Pero ngayon, lagi ko sinasabi sa vlog, as you travel, di ba, your world gets bigger and your life deeper. So ito na yung motorista sa malaki na yung borders natin. Mas marami tayong nakikilala, mas marami tayong nalalaman. Mas nakikilala natin ang bansa natin, ang Pilipinas. At mas marami tayong nagiging connection at kaibigan. Pakonekta sa pagra-ride. Lalo na yung passion sa pagra-ride. Aba, mamawas. Yeah. Alright, sige. Ano muna kayo? Pababa na kinain. Tapos, ride na miyam yan. At motoristas, grabe, sobrang busog. Maraming salamat sa South Riders Adventure Club. So, papunta na tayo na. May tatry yata tayo na ano, parang beach area. Kaya lang parang closed daw yata. So, malalaman natin. Tapos, magde-dessert pa yata sa isang milk tea area. Business naman ni LTO Chief. Ah, ito pala. Maliit na shop ko. No, maliit ba yan? Laki nga eh. Pasok tayo, sir. Sige, sir. Tito Nick Motoristas. Let's go. Pasok tayo, motoristas. Yeah, may contact number sila. Malaki siya. Akala ko parang ano lang eh. Booth lang. Tapos aircon siya. Sige. Malaki pala. Akala ko maliit talaga. Malaki pala. Alright, Tito Nick. Talaga magpapakabusog tayo ng tolo dito sa Basilan. Diyok din naman tayo, refreshments.
Ayan, so contact nyo lang siya. Ayan, may contact number. Nandito kayo sa Basilan. Refreshment nga, pampalamig. Lalong-lalo na aircon sa loob. Sarap ngayon, oh. Woo! Again, Sir Nick. Nice. Welcome to Tito Nick. Yun. Yan, thank you. Ang ganda-ganda ng place mo. Yes, tapos sir. Sakto, pampalamig. Yes. Gusto mo pampalamig, di ba? Tapos ito yung mga staff natin dito. Mm. Hello. Mga pogi nga. Ah! Yes. Harap naman kayo na iya pa. Hello. Shoutout kayo. Oh, shoutout. Baka may gusto kayo shoutout, oh. Shout it out. Parang nag-concert si ate, ha? Eh. Ate, anong bestseller niya dito? Hershey's and dark chocolate. Wow! Milk drink yun. Yun lang yung flavor. Ito, matilis tayo. Check nyo. Yan. Diba? Tapos may mga sugar levels din sila. Para sa mga conscious sa sugar, yun nga, sa sugar intake. Yes. Ito pa. Ayan pa nga, ito yung mga Hershey's. Ito ba yung bestseller? Hershey's, ano? Ito pa yung mga flavors. Ah, mayroon din silang ganito, Yakult series. Nice, nice. Nice place. Oh, nawala yung mga, no? Nawala. Meron din sila mga ganyan. Yung mga customer, no? Hello. Pangalan niyo po? Rise up. Michelle po. Michelle. Ayan. Oh, tanungin natin, kumusta ba? Ah, ano nyo? First time nyo ba? Hindi naman. Hindi. Madalas ba kayo dito, or? Madalas. Oh, ayan. Ito, madalas. Bakit ka madalas dito? Masarap. Ah, alin ang masarap? Ito, favorite nyo to. Nacho, no? Tapos yung drinks, pareho yata kayo ng binili. Ano to? Caramel macchiato. Favorite nyo dito rin ta. So, mas masasabi nyo sulit, ha? Alright, thank you. Sige, pasensya na kayo. Nabahala ko. Ay, baka may shoutout kayo. Wala, okay. Thank you. Former reporter ng ABS-CBN. Alin? Former reporter ng ABS-CBN. Ikaw naman pala eh. Kaya pala pa buong-buo eh. Alam niyo kung paano mag-respond, no? Wala naman. Sige na. Okay na ako. Hello po, hi na lang kayo. Hello, hi. Ito na naman yung tropa, oh. Ito na yung tropa, oh. Ang galing kanina, one take eh, no? Solid na. Ayan na naman, papakabusog na naman kami, oh. Baka di na ako makilala ng asawa ko pag uwi, ah. Yan. Yes! O sige, alin ba dito yung pinaka-bestseller? Ah, lahat to, pare-pareho. Anong flavor to? Yan ba yung Hershey's? Oh, iba pa yan. Try natin, ha? Yeah? Thank you, kuya. Gusto ko to green. Yan. Sakto yan, no? Pagkakain mo doon, tapos gusto mo magpalamig, punta lang dito, di ba? Oo. Ah, try na natin ito. Try this test. Diretso na natin. Kasi OC, ano ito? OC tayo. Come, sir. Bukas ba? Tito Nick. Hershey maganda. Hershey maganda. Shout out sa pinaka-poging chip ng LTO dito sa Basila. Sir Nick. By the way. Pwede na yun. Libre na yung one-year registration. Ay, dito eh, no? Bobulakin, tapos biglang niya kapalit. May hapon pala. May kapalit pala. Sakto yung sweetness niya. Sakto. Kasi yung iba sobrang overly sweet. So, sakto. Kaya pala bestseller. Tapos chocolatey. Patristas. Ano ba yan? Nakataas tayo yung pakainin. Napakaray pagkain. Painumin mo ng napakasarap ng milk tea. Meron pang... What? Once again, this is JD and Riders of Basilan. Adios, motoristas. Tapos na kami, grabe, sobrang solid ng grupong to. Alright. So, mabalik na tayo motoristas ng port. Abangan natin yung ano doon. Ang susunod na barko, susunod na Roro. Balita ko, bago daw yata yung ship na sasakay namin. So, maganda daw, tingnan natin. Once again, gusto ko magpasalamat dito and I'm for organizing this ride. Kompleto motoristas, wala na kaming kinailangan pang intindihin. From yung pagsakay ng Roro, touring the destinations, yung food,
And yung pag-feature, yung itinerary, everything. As in, sumama na lang kami. Maraming salamat. Siyempre, pati rin kay Chief. Kay Chief Nick. Chief ng LTO dito. And of course, South Riders Adventure Club. Maraming salamat. Siguradong babalik ako dito. Sobrang warm ng pag-welcome nila, no? Nakakatuwa. O turistas, ganun din, no? Ini-imagine ko kasi dati dito sa Basilan. Or kahit sa ibang parts ng Mindanao, parang mga seryoso masyado yung mga tao. Seryoso yung mga tao, parang mabilis magalit, parang ganun. Tapos walang mga riders na, walang mga samahan, ganun. Parang sa atin lang din. Ganun din. Merong mga, minsan nga, kasi sobrang liit lang na island niya, na mas solid tuloy ang mga riders dito. Hindi sila watak-watak. Asya, sige, salamat ulit sa inyo. And yeah, punta na tayo sa Roro. And balik na tayo sa Zamboanga City. Gatid talaga tayo hanggang doon. Wow. Ayan, motorista. So dito sa Basilan, ganito. Ayan yung Kataming Island lang, oh. Tatawid ka lang dyan. Maraming mga beaches daw dyan. Tatawid lang kayo, pang boat lang. So ito na isang hilera. PPA and ibang mga, yung mga shipping lines. Diretso na kami. Thank you. Sir, saan to? Diretso? Settled na kami. Grabe, oh, kagulo. Anyway. Oh, ito na pala. Hi, sir. Welcome. Salamat po, salamat. Nice meeting you. Nice meeting you po. Popromote namin to, syempre. Nakaano ka, nakaikot kayo ng Basilan? Hindi po eh, kasi ano daw, para daw sure. Hi, sir. Kasama ko sa Basilan. Pero babalik ako dito, sigurado. Na-enjoy talaga nila yung Basilan. Sobra. Ang hirap nga umalis eh. Versus reality daw yung nakita. Ito totoo. Akala namin dati parang seryoso lahat, walang masaya. Yung pala baligtad, no? Sir, nice meeting you po. Pasensya na, hindi ko natanggal yung gloves. Ayos, paano mga sir? Salamat ng marami, ha. Salamat, ha. Ay, salamat, ha. Salamat, brother. Salamat. Salamat. Thank you, ha. Babalik kami. Sige. Oh, brother. Salamat. Boss, ha. Thanks. Next time ulit. Sir, salamat, ha. Salamat. Next time ulit, ha. Ha, ganun. Thank you, brother. Balik next time. Next time, sigurado yun. Ha, message ko kayo. Yes, Zamboanga City again. Ganda ng sunset, motoristas. Ganda ng sunset. What a sunset. Ang ganda. Bilog na bilog, oh. Boulevard. Ang motorista, tinatanong na ng kasama natin ni Naim kung ito Allison kasi ito eh, para sa solo natin. Ha? Kung ano schedule. By the way, so kumuha muna tayo HPG clearance. Kailangan nyo ng ID para papasukin kayo. I-deposit nyo bago lumabas. As 8, sige, punta na lang kami bukas. Hala. Ang motorista, so tapos pagdating niya sa HPG, syempre bubusisiin yung ORCR, yung ID nyo, ganun. Kaya sa akin hiningi yung certification. Hi, motoristas. Dito tayo sa Cafe Margarita. Dito sa tabi mismo lang tinutulugan namin PC service. Ngayon, magdi-dinner kami. Kasama ko yung dalawa. Again, si Naing and si Astario. Before anything else, I would like to again thank you, bro. Na ilang beses ako nagpasalamat sa'yo, pero feeling ko kulang pa rin yung papasalamat ko sa'yo. Salamat sa pag-organize. Napakabata nito, pero ang galing mag-coordinate at mag-organize. Salamat, brother. Okay, mapunta tayo sa main topic, si Boss Darius. So lang kita kumustahin, very briefly, kumusta ba yung ride mo for 10 days? Sumama ka sa akin for 10 days. Kasi bukas, iiwanan na niya ako. Parang si Grabe din, ganyan naman kayo eh. Ayan, kumusta bro? Yung 10 days ko na pagsama kayo sa GPA. Ang ganda na experience ko, no? Yung mga tao na na-meet namin, especially yung mga sumalubong kayo sa GPA. Mula General Santos, Cotabato, Pagadian, no? At saka sa Salamitan, yung bago namin natundahan. Saka sa Ipil, di ba? Oo, sa Ipil din. Meron din sa malubong sa amin. Daming motorista, no? Yung lugar na napuntahan namin. Takot ako doon, kahit taga Mindanao ako. Meron talagang yung takot sa first time ko pumunta dyan, Marawi, Cotabato, saka
Basilan. Basilan, yan. Takot talaga akong punta dyan. Kung hindi lang sa motor, hindi ako nakapunta dyan sa lugar na yan. Ano naman pala, yung mga kapatid natin, mga Muslim, mabait naman pala yung mga locals doon. So, yung experience ko talaga sa motor, na 10 araw, napakaganda yung experience ko. So, thank you Sir GP sa opportunity na makasama sa iyo yeah. Ng 10 araw. Yun. So, sana makasama ulit pag may pagkakataon. Oh, welcome. So, ang ganda, kahit pagod, no? Pagod, araw-araw, nag-motor ka, 10 araw yun. Worth it yung experience na ito. Yeah. So, lalo Sir GT, 30 days na siyang nasa kalsada. So, ako 10 araw lang, medyo nakaramdam ko ng pagod kahapon, no? Yung lumating kami doon sa Zamboanga. Pero okay naman, nakabawi na. So, kunting tulog lang. Tama, so, tama. Thank you very much sa Motor Philippines. Yeah. Gusto ko rin magpasalamat sa iyo, Boss Dario, sa kasi yung naging cameraman natin, siya yung tumutulong talaga, nag-assist sa akin na pag may kailang butbitin na gamit, tapos pag yung simpleng bibili ng tubig pa inumin ako, di ba? So na-appreciate ko yun, bro. Huwag kang mag-alala, sa next na sabi mo na opportunity, na chance, welcome na welcome ka. So, thank you. Yeah. So, bisita kayo, motoristas dito sa Mindanao. Yes. Napakaganda, daming pwedeng puntahan. Correct. Sa Mindanao. Yan, huwag kayo matakot. Mali yung notion na yun, yes. Inisip nyo. Oh, sige, salamat ulit. Ingat ka. Ride safe. Okay.